Sabi si Fernando, happy you on K subscriber. Kita ulo ko sa likundo. Ganda gabi, mga kaharo-haro vlog. Gabi na naman ulit. Hindi na ako nakakapag-vlog ngayon. Tinamaan ang inyong kahalo-halo vlog ng COVID. Gusto kong pag-usapan natin ngayon tungkol sa trabaho ko. Siguro natulungan nyo rin ako kasi hindi naman ako eksperto. Ganito kasi yung seste nun, mga kahalo-halo vlog. May pinapasukan akong company. Ano siya? Isa siyang 3-star hotel. Ano kasi ako pumapasok. Siguro, regular employee ako. 11 years na ako dyan tatrabaho. Siguro, ang sa akin lang naman is parang nakulangan ako ng sagot po yun. Parang tipong yung nakulangan ako ng yun yan, parang sagot nila, explanation nila man lang sa tanong ko. Kasi ito isipin nyo. Ang trabaho ko doon bilang housekeeping department ako. Ang trabaho ko doon, may duty ako doon na Wednesday and Friday. Kasi Sunday day off ako, so hindi kasali ako. Ang ginagawa ko doon is nagdi-disinfect ako ng rooms. Lahat ng rooms. Lahat ng vacant rooms. Take note mga kahalo-halo vlog. Yung hotel namin, naka-designated siya ngayon for quarantine only. So wala siyang walk-in, walang leisure. Walang mga staycation na yan. Wala kaming ina-accept na ganyan. Walang booking na ganyan. Ang inukuha lang namin, yung mga quarantine, yung mga paalis ng bansa, yung kali ng ibang bansa, papasok ng Pilipinas, stay sila dyan, suswab. Maraming nagpapasitib dyan na guest sa amin. Minsan, nakabot pa ng months. Diyan na nagpapagaling. Diyan na nag-quarantine. As in, hindi lang quarantine lang bago mo nagpapagaling na. Lahat ng mga positive sa amin, minsan kinukuha ng LGU yun. Pagkuha nun, syempre susundin rin namin yung tamang proseso. After 24 hours, i-sprayhan yun. Di-disinfect siya. So ako ang nag-disinfect nun. Panahon ngayon. Ngayong buwan na to. Kasi schedule ko yun. Pinapasok ko ngayon yung positive rooms na yan. Although lumipas na yung 24 hours, papasawin ko siya, i-disinfect ko, pero kumpleto naman ako ng gamit. Naka-PPE, gloves, face mask, face shield, kumpleto naman. So, kung iisipin, siguro kumpleto na, baka ang iisipin ni management is hindi ka natatamaan. Pero, isipin mo, yung sa hospital, mga doctors, ang daming nangamatay ng mga doctors ah. Dahil sa ganun, kumpleto ng gamit, mas may alam yung mga yon, pero tinatamaan pa din. Kasi, ang tinatanong ko doon sa management namin, nakausap ko siya, ang sabi ko sa kanya, kung may sahod ba ako na makukuha sa panahon ng quarantine ko, sa pagpapagaling ko. So, nagantay ako ng sagot. Kasi lumabas na ngayon, positive ako. Yung sagot niya is, wala daw akong makukuha. Kasi daw, wala daw valid reason na nag-co-connect na nakuha ako yung sakit. Doon sa trabaho ko. So, parang may kulang sa sagot. Kasi kung titingnan, kung napasok ako sa positive na kwarto,
Nagdidisente ako ng mga positive na kwarto. Mga positive na guest meron sa hotel. Nakamotorsiklo ako po pauwi. Hindi ako nagko-commute. Sa bahay ko nakuha. Yung ano? Yung sakit. Possible din. Kasi hindi nga na alam kung saan ba talaga nakukuha. Kasi paano ko madidetect kung saan ko napulot yung sakit? Pero pag tiningnan mo, sa pag-a-analyze mo naman, siguro mga ilang percent ang possibility na makuha ko yun sa hotel na yun, sa pinapasukan ko, hindi naman sa bahay siguro. Isa sa inyo na po, siguro matulungan nyo rin ako kung comment lang po kayo sa baba. Para at least malinawan din ako kung ano ba talaga. Wala naman, hindi ko naman inaano yung company na pinapasukan ko. Kahit gano'n, wala naman tayo magagawa eh. Policy na niya yun. Policy niya yun. May sarili siyang policy. So, dahil na doon tayo, susunod pa rin natin kung gano'n. Pero basta para sa akin, nakukulangan ako. Nakukulangan ako dun sa sagot. Nakukulangan ako dun sa binibigay na importansya sa empleyado. Yan lang yung masasabi ko. So, ang maibibigay lang nila sa katulad ko is moral support. Yun. Okay na rin. At least meron silang moral support na binibigay. Tinatanong ka kung okay ka lang ba? Hanggang dun lang naibigay nila. Eh, okay na rin. Kahit pa paano meron. Yun lang. Ito payo pa. Mag-iingat na po tayo. Hindi lang doon sa mga sa trabaho, sa lahat po. Mag-iingat po tayo. Mahirap po magkasakit. Siguro ganito. Ang COVID na to depende sa pagtanggap ng katawan mo. Kasi yung iba malakas eh. May COVID siya pero malakas. So kaya binabaliwala ng iba. Yung iba naman siguro baka mahina yung katawan kaya medyo iba yung impact sa kanila yung sakit. Kaya at least huwag na natin subukan na magkasakit hanggang maaari. Mag-ingat na tayo para hindi mo maramdaman kung ano yung nararamdaman ng mga kakasakit at nararamdaman ko tulad sa akin. Yung sipon at ubo hindi na halos nawawala-wala. Sakit ng ulo. So, yung paghinga mo, siyempre hindi ka masyado kakahinga kasi gawa nga ng mga yun. Tapos, makakulong ka pa. Diba? So, mga kahalo-halo, ingat tayo. God bless sa ating lahat. Ayan, mga kahalo-halo vlog, may pahabol pala ako. About nga pala dun sa mga nagkaka-COVID na member ng SSS. Meron din naman tayo makukuha sa SSS sa panahon ngayon ng pandemya na to. Once na nagka-COVID ka, ipagbigay alam mo agad sa LGU, sa barangay nyo, na may sakit kang ganon. At kung saan ka igadalhin para mag-quarantine, hihingi ka sa kanila ng certificate pagka lumabas ka na. At ipapasa mo yun sa SSS kasabay ng swab test result mo nung nag-positive ka. Tapos manggagaling din sa employer, kailangan din yun sabay sa doktor at ipapasa yun sa SSS. Ibigay mo lang dun sa accounting nyo, sila na po yung process nyo. Hindi naman po ano yun, parang hindi yun parang utang na loob. Ano po yun? Huwag tayong mag-isip ng ganun. Karapatan mo yun bilang membro ng SSS. Karapatan po natin yun. Hindi yun para isipin na ganun. So, yun lang. Kumbaga, sayang din naman pagiging membro ng SSS natin. Nanguhulog tayo ng monthly. Yun lang mga kahalo-halo vlog.